ang una po natin gagawin ay tanggalin muna natin yung kaliskis ng ating bangus. Mamit po tayo ng kutsilyo o kaya po pwede po yung kutsara. Yan po. So, hugasan na po natin para matanggal yung mga kaliskis na dumikit. At saka po natin tanggalin yung kanyang mga lamang loob. Okay, nahugasan ko na po yung ating bangus. Wala na po yung mga dumidikit na kaliskis. Ang susunod na po natin gagawin, tatanggalin na po natin yung kanyang mga hasang. Tatanggalin na po natin yung kanyang lamang loob. Ingat mo, sariwa po yung ating bangus. Okay, i-crack po natin yung bone dito para madali po natin siyang matanggalan ng bones. Ganyan po. Ano? Ayan po. Cut po yung ano. So, hiniwalay ko po siya. Ngayon po, ganun din ang gagawin natin dito sa buntot. Dalawang paraan po, pwede nyo pong i-cut gamit ang knife. O kaya naman po, baliin nyo gamit ang inyong kamay. Ganyan po. Ayan. So, para mas madali pong matanggal, medyo diklikin lang po natin ng konti ng matigas na bagay. Okay. Pwede na po natin siyang tanggalin mula sa kanyang skin. Ang susunod po natin gagawin, tatanggalin po natin yung kanyang laman, yung flesh po niya sa loob. Ngayon po, gagamit po ako ng spatula. Kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng kutsara. Pero dahan-dahan lang po dahil sensitibo po. Nang sa gayon po, hindi po matanggal yung hindi po mabutas yung skin po ng bangus. Yung mga iba po na nagre-relleno, hinihiwa na lang po nila sa may kinukuskus, pero tinatahi na lang po pag nalagay na po yung mga fillings. So ready na po nating tanggalin yung kanyang laman. Kuha lang po tayo ng plato. Medyo matalim po yung tinik, kaya gagamit po ako ng tela para hilain. Yan po. Yan. So, ito po yung ating fish. Yung kanyang laman. Lilinisan po natin. At ito pong kanyang skin. Ibababad po natin to sa toyo at kalamansi. Pero bago po natin yan ibabad, tanggalin po natin yung mga naiiwan na mga tinik dito po sa loob. Nandito po yan sa may labas. Yan po. Kung meron po kayong tweezer, mas maganda pong gumamit ng tweezer. O kaya yung mosquito forcep, yung ginagamit po sa pagbo-boneless. So yan po, no? Tinanggal lang po natin yung mga naiiwan na mga tinik dito sa labas. So ito, ibababad po natin to, imamarinate po natin yan sa toyo, kalamansi at paminta. Maglagay po tayo ng dalawang kalamansi. Yan po, para mabawasan po yung lansa ng isda. Pag bunuan bangus po ang inyong ginagamit, hindi po siya gaano malansa. Maglagay po tayo ng toyo. About 1/4 cup. Pwede na po yon. At maglagay po tayo ng konting paminta. Saka po natin haluin. Ngayon po, yung sa loob, magkutsara po kayo ng konti.
Maglagay po kayo sa loob. Okay, yan po. So, ibabad lang po natin to. Okay, so tinanggal na po natin yung kanyang tinik. Ito po. At yung kanyang laman po, iboboil po natin ng bahagya. Nang sa gayon po, madali po nating matanggal yung mga maliliit na tinik na naiwan po sa kanyang laman. Maglagay po tayo ng konting tubig. Konting-konti lang po. About 1/4 cup. At ilagay po natin yung ating fish. At hayaan po natin siyang maluto ng bahagya. Gamit po yung kutsara, haluin po natin. Ang purpose po ng ating pagluluto ng bahagya, para po makita po natin yung mga maliliit na tinik. Kasi okay, iyan po. Pwede na po nating palamigin ng bahagya bago po natin linisan yung kanyang mga maliliit na tinik. Itabi po muna natin to habang pre-prepare po natin yung ating mga ibang ingredients. I-chop lang po natin yung ating sibuyas at ilagay po natin sa isang tabi. Ganun din po ang gawin natin sa ating onion leeks. At ilagay po natin din. Kasama po natin dito sa ating. Kasama na po natin yung ating raisins at yung ating ground meat. 1/4 kilo. At i-chop na po natin yung ating bawang. Dagdag na po natin yung ating bawang. At maghanda rin po tayo ng 2 kutsara ng harina at 1/8 cup of soy sauce. Okay. Lagyan po natin ng konting paminta yung ating timpla. Lagyan na po natin yung ating harina. Haluin po natin. Ayan po. At ilagay na po natin yung ating soy sauce. At patuloy lang po natin haluin. Maglagay din po tayo ng 1 teaspoon of salt. At patuloy natin haluin. Ilagay natin sa mixing bowl. Para mas maganda po ang ating paghalo. Saka po natin ilagay yung ating isda. Okay, yan po yung kanyang texture. Malamig na po yung ating bangus. Tatanggalin na po natin yung kanyang mga tinik. Wala po ng extra container. Yan po. Matrabaho po talaga ang relleno ng bangus. Pero sulit naman po pag kinain po ninyo. Pwede po itong pang-negosyo. Ano ha? Kung meron po kayong puller, pwede nyo pong gamitin. Okay, yan na po. Wala na pong natirang tinik. Ito na po yung mga tinanggal kong mga naiwan kanina sa aking pag-dedebone. So, ihalo na po natin to sa ating mixture ng meat. Yan. At yung natitirang sauce po niya, ihalo na rin po natin. This is about 2 tablespoons. At i-mix lang po natin. Yan. Napakasarap po nito. Matrabaho po siya pero sobrang sarap. Okay, eto na po yung kanyang consistency. Ano ka? Ready na po natin itong ilagay sa ating yung skin po ng ating fish. Kunin po natin yung ating isda. Pahigain lang po natin siya yan sa ating dito sa ating chopping board.
tanggalin po natin yung mga naiwan pa. Gumamit po kayo ng tweezer o kaya puller para tanggalin yung mga naiwan dito sa gilid. Pero sa loob po, wala na po siyang tinik sa loob. Dito lang po sa part na to, sa part na to, yan lang po yung naiwan. Yung eto. Okay, so intact pa rin po yung kaniyang bangus fats sa loob. At ilagay na po natin to. Mahirap pong ilagay gamit ang kutsara. Kaya gagamitin po natin yung ating kamay. Yan po. Tanggalin po natin yung mga naiwang hasang. Maglagay din po tayo dito. So yan po. Ito na po yung ating grillyanong bangos with pork. I-press po natin siya na parang normal na bangos po yung kanyang size. Okay, yung aking bangos na ginamit is 650 grams. Okay? So, malaking bangus po yung aking ginamit. Ngayon po, kunin po natin yung ating tray. Kumuha po tayo ng lalagyan. At i-chill po natin to bago natin iprito. May naiwan po tayong konti. Ang gawin po natin dito sa naiwan, gawin po natin siyang bola-bola. Okay, kung gusto niyo po ng pure na fish, huwag na po kayo maglagay ng karne. Pero sa akin po, naglalagay po talaga ako ng karne sa aking rellenong bangus. Yan po. Yan na po. So mula sa ating ginawang recipe, nakagawa po tayo ng isang relleno at 2, 4, 6 at bola-bola. Bangus bola-bola. Mag-init po tayo ng mantika. Ayun, ginamit ko pong kawali. Malaki, ano? Ito yung ginagamit namin sa aming catering, sa business. Maganda pong mag-invest kayo ng kawali. Kasi po, yung ginawa nating grillyeno, malaki po yan. That is 650 grams. More than half kilo na po yung isang yan. So, kung kayo po ay gagawa ng grillyeno, make sure na meron po kayong kawali na kakasya po siya doon po sa size na gagawin ninyo. So, pinainit ko na po yung ating mantika at ilalagay na po natin ang ating grillyanong bangus. Hindi po siya sobrang kapal lang, sa gayon po, maluto po yung ating grillyano ng gusto. Ilagay na po natin. Mainit po yung mantika, dahan-dahan. Okay. Malalaman po natin na pwede nang balik pa rin yung ating relleno. Pag ginagalaw po natin yung ganyan, hindi po siya dumidikit. Pag dumidikit pa po siya, huwag niyo muna pong tatanggalin dahil sayang lang po yung skin. Sayang po yung pinagharapan po ninyo. Okay, ilagay na po natin yung ating mga ginawang mga bola-bola. Bangus bola-bola po yan. Saglit lang po maluto itong bola-bola. Ano po? Ayan po. Pag hindi po kayo naglagay ng karne, wala pong maiiwan. Pero sa akin po kasi gusto ko yung relleno na meron po siyang karne. Optional naman po yun. Pwede nyong lagyan. Pwede hindi. Okay, as you can see, yung ating bola-bola, saglit lang po siyang maluto. Ano po? Balik pa rin lang po natin. Yan po. Pwede na po natin kunin yung ating mga bola-bola. Kunin na rin po natin yung ating rellenong bangos. Gumamit po kayo ng dalawang
food turner. Ganyan po. Drip lang po natin. Saka natin ilagay sa ating lapa. Pwede na po nating ihain ang ating rellenong bangus at bola-bola. Bangus, bola-bola. Pwede na po nating ihain ang ating ginawang rellenong bangus with extra bangus, bola-bola.